Good morning mga kamapa! Welcome back sa aming channel. And today's video, kami ay papunta sa World Trade Center. Yes mga kamapa, if alam nyo yung event na Inside Racing na ginanap sa World Trade Center, well, isa ka siguro sa mga bikers. Yes, sa mga mahihilig magmotor, sa mga motovloggers, eto yun. So lahat ng mga ano, mga accessories, mga parts, at kung ano-ano pa, like mga gulong, helmet, at marami pang iba na patungkol sa mga motor, andito sila. So marami sila mga participants na lumahok para dito sa malaking event na to. Kasi minsan lang ito nang mangyari sa isang taon, and supposedly dapat 2020 magkakaroon ng Inside Racing, but unfortunately nagkaroon ng pandemic, so na-postpone siya, so na-cancel siya at all. Last na punta namin ng Inside Racing is the year 2019, and masasabi ko talaga napakaganda, ang daming ano, ang daming mura, as in na quality naman siya. So eto na, nandito na kami sa World Trade Center. Grabe ang pila, mga kamapa, sa ano, sa parking lot pa lang, grabe na, as in. Tapos ito, pumunta muna ako sa bilihan ng mga ano, ng mga pagkain tsaka ng mga inumin, kasi si kamapang Arman, dahil sa sobrang init ng biyahe namin, dahil nakabutol lang kami, eh parang feeling niya bumababa yung sugar niya. So ang una niya ni-request sa akin is tubig, so binilan ko siya ng tubig. And afterwards nun, parang ganun pa rin yung pakaramdam niya, parang hindi naman siya, hindi ko ano na ano, parang basta parang nahihilo lang siya na parang ayaw niya muna magsalita. So bumalik ako para bumili naman ng Coke. Ayan. So ang haba ng pila mga ano, kamapa, grabe, as in. Pero kahit sobrang haba ng pila niya, mabilis naman ang ano, ang usad. So ang entrance pala dito sa Inside Racing is 100 peso per head. So sa 100 peso mo, meron ka lang ano, makukuha raffle ticket na ang alam ko pa-premyo is isang brand new na motor. So yung motor, alam ko naka-display dun sa may stage. And kung masipag ka mag-ikot sa mga booth na mga iba't ibang ano, brands, may binibigay sila mga freebies. So may mga motor din sila, like yung Yamaha, Suzuki, yung mga foreign brand pa, like yung sa ano, yung may India kasi din eh, may India, made in India, tapos merong Italy, basta ang dami, as in. Tapos may ano pa, BMW tsaka Ducati. Pwede nyo silang ano, pwede kayo magpa-picture dun, yung iba pwede umupo para magkaroon ka ng ano. So maganda siya. So ito yung bumalik ako kasi bumili ako ng soft drinks para kay ano, kamapang Arman. Ayan. So medyo malapit na kami yan sa ano, sa buhat, sa entrance. Eh bibili muna kami ng ticket pagkapasok. Yun. So bali, second time naman to na ano, na umattend ng event na to. 2021, parang hindi pa rin ata nagkaroon ng Inside Racing. Then 2022, last year, hindi namin na ano, na meron palang event ng Inside Racing. So hindi kami nakapunta. Yun. So ito, malapit na kami sa entrance. Sa pagpasok namin dyan, magbabayad kami ng ano, ng entrance fee. Then meron silang binibigay na ano dito, na parang wristband pero made in papel, tapos may sticker. So yun yung pinakapandikit para malak. So pag bago ka pumasok, kailangan mo isuot yun na pinaka ano mo, pinaka passes. So kung gusto mong lumabas at gusto mong pumalik sa loob ng ano, sa loob ng event, yun, pwede ka naman pumasok ulit, basta suot-suot mo lang. Grabe, yun. As in talaga ang daming tao dito. Tsaka sabi ko nga kay kamapang Arman, sana ano, sana magpunta yung mga motovloggers na ano, iniidolo ko. Kasi syempre, iba pa rin yung ma-meet mo sila in person na nakaka-inspire. Kasi alam ko, ako, bihira lang ako magkaroon na ano, na iniidolo pagdating sa industry ng pagmo-motovlog. So doon ako kumukuha ng mga inspirasyon na paano, kung paano ko i-deliver yung pagmo-motovlog namin ni Kamapang Arman.
So dito makikita niyo na magkasama kami ni Kamapang Arman. So this is Sunday, the third day ng event ng Inside Racing. It's March 26. Bali 3-day event 'to. Nag-start ng March 24. So may pasok pa kasi sa work dun. So hindi kami makapunta. Ang tanging vacant lang namin and available is March 26. So ayun, ginawa namin ng paraan. Parang mas mabilis pa nga pagkabiglaan pag nag-iaya. Parang niyaya ko lang siya sa'yo, ano, punta tayo? Oh, tara, sige, ligo na. Okay, ligo na ako. Okay na. Ano na, papasok na kami sa loob. Tapos ito, maghahanap kami ng table para magsusulat ako ng raffle ticket namin. Then, para pagdating dun sa ano, ihuhulog na lang siya. So, alam nyo na, may sekretarya si ano, si Kamapang Arman. Kasi kasama niya si Inday. Oo, ayan. O, Inday, magsulat ka na para mabilis na lang. Pipirma na lang daw siya. O, diba? Nasa likod lang siya. Back up ko lang siya. O, asan ka na? O, dali. Pirma. Magpipirma ka diba? Pa eh. Nakasukbit pa sa, ano, sa braso, sa kilikili yung mineral. Sorry naman mga Kamapa. Pero okay lang yan. At ito na nga, papasok na kami sa pinakaloob para maglibot-libot na. And, unang bungad is si Sojin para sa mga seat cover. At ito pa. At ito pa. O, oh, diba? Ayan. Ang gaganda ng mga seat cover nila. Pero kasi okay pa yung seat cover ko, sabi ni Kamapang Arman, huwag ka muna magpalit ng seat cover hanggat okay pa. Kasi iba pa rin talaga pagka yung original na seat cover, matibay. Unlike kapag napalitan na siya, syempre hindi na siya ganun ka, ano, kaganda yung quality. Pero hindi ko naman sinabi na pangit, pero syempre iba pa rin talaga pag stock. As in original na ano, na ano. O, diba? Tari na itong motor na to. Ang daming, ano, daming trophy, ang daming award. Kasi ito, ikot-ikot lang. May mga helmet. Yan. Hindi ko alam kung anong brand yon. Pero, bago sa paningin ko yun eh. Pero si Kamapang Arman, alam niya. Kasi ang dami niyang alam na mga ganyan. Kaka-browse. Kakanood ng mga video. Ayan. Ito si Repsol. Mamaya yung may nakasabay daw kami na motovlogger na taga Cavite. So pupunta daw doon yan mamaya. Nakita niya kasi. Kasi ito, libot-libot na naman. Punta na naman kami sa iba-ibang booth. Tapos ito yun sa Honda. Ang dami nila mga ano, naka-display na motor. Kaso sobrang dami ng tao, mga Inday at mga ano, hindi ka na talaga makakasingit talaga. So ang ginawa namin is naglakad muna kami, then pupunta sa ibang mga booth para maano kami, makasilip-silip kung ano yung mga ano nila, mga naka-display. Ano yung mga pinopromote nila. O, ito naman si Motul. So, ang dami talaga, as in, ang dami. Tapos, meron pa ditong golf. Mamaya, ikukwento ko sa inyo kung ano yung experience ko with golf. So, ito, kakalibot na sinabi ko, sana makita natin yung, ano, si Daddy's Bike. Sabi ko kay Kamapang Arman. Sabi niya, sige, hanapin natin kung nasaan yung booth nun. Saan siya nakapwesto. Kasi, sabi niya, di ba gusto mo magpa-picture dun? Pero actually, nakita ko na yun sa, ano, sa personal. Nung nasa Tagaytay kami ni Kamapang Arman, may nakapark dun sa may labas ng mga inasal na XADV. At talagang na-shock talaga ako sa height, sa ano niya, sa height niya nung mismong motor. Kasi para magka-height na lang kami nung motor pag naka-center stand siya. So natatawa talaga si Arman na paano na lang kaya kung uupo ako doon. Na grabe, hindi tayo pinagpala sa height mga ano, mga Kamapa, pero laban lang. Laban lang to. Women empowerment, sabi nga nila.
So kung kaya nila, kaya din natin. Ganun lang yun eh. Diba? Hirap man, pero okay lang. Laban pa rin, push lang yan. So eto, ikot-ikot pa rin kami. Tapos sabi ko, uy, tingnan nga natin dito, baka mayroon something dito. Sabi niya, ano ba yan? Hindi ko rin alam eh, baka ikaw alam mo. O diba? Yung nangangalabit ako dyan bigla-bigla, tapos para ituro, tapos hindi ko naman alam kung ano eh, ang ano, hindi rin alam ni ikaw mapaka-arman. So ikot na naman kami, sabi ko, hanapin na natin si ano, si Daddy Spike. Sabi ko, kahit si Daddy Spike lang makita ako sa personal, tapos magpipicture, okay na ako, happy na ako. So ayan, lakad-lakad. Opak. Diba, motol ulit. Kasi hindi namin makita kung nasan banda yung ano, yung booth ni Kobe. Tapos eto, sabi ko, magpa-picture ka dyan. Sabi niya, di, wag na, okay na. Sabi ko, naka ba, minsan lang yan. Minsan lang tayo makakapunta dito sa ganitong event. Why not magpa-picture? Kung ano, tanong mo muna kung pwede kang umupo or nasa tabi ka lang ng motor. Sabi niya, di, wag na, naiyak. Sabi ko, ano ba naman yan? Sabi ko, paano na pag, ano, pag pinag-voice over na kita o kaya magsasalita ka na sa vlog kung ikaw lang mag-isa nasa ano, nasa pupuntahan mong lugar tas wala ako. So, required ka na talaga magsalita. Sabi niya, basta darating din ang panahon dyan. Sabi ko, okay. Sabi ko, kailangan mo na mag, ano, masanay. Yun lang naman na sinasabi ko sa kanya. Hindi yun laging ako na lang magsasalita. Siyempre, dapat may part din siya. Katulad yan, kung meron siya mga errands na pupuntahan, so, alam mo na ako magkwento, hindi ko naman na-experience yung lugar. So, dapat siya ang mag-share ng kanyang experience. Yun. So, eto, o diba, may mga kasama tayo dito ng Joyride. Eto yung Fredcom na maganda. Pero chinect namin, wala na yung magandang na sold out na. Parang naiwan na lang ata yung isang klase. Sabi ni Arman, may check pa daw siya na ibang intercom. Sabi ko, sige, i-check mo. Total, ikaw naman itong mahilig mag-check-check ng mga ganyan. Sige. O, diba? Tingin na muna siya. Sabi niya, wala na eh. Wala na din yung gusto natin. Okay, ngiti na lang. O, ngiti na lang talaga siya. Ganun talaga ang buhay. Nahuli tayo ng dating, kaya naubusan tayo. Tapos itong manikin, oh my gosh, akala ko talaga it's a tao. It's buhay. Akala ko buhay talaga siya, pero hindi pala, manikin lang siya. Kaya sabi ko, pa, tingnan mo. Kala ko totoo. Tapos tinawanan ako, sabi niya, baliw. Diba? Tinawag pa akong baliw. Kasi ito, lakad-lakad kami. May mga nakita kami, mga gulong, mga, basta marami. Ito na. Ito yung Primax na isa sa pinopromote ng aking idol na si Boy P. Si Boy First Time. And ito si Makita, mga tools. So, akala ko titingnan niya. Kasi may di siya sa mga tools. Nag-iipan siya ng mga tools. Siyempre, para hindi na rin kami nahihirapan pagka kailangan namin mag-ayos ng mga turni-turnilyo, kung may mga maluluwag, yan, pwede na kahit siya nalang mag-ipit. Tapos ito na, nandito na kami sa Primax. Oh my gosh, I saw the poster. Yung poster na kasama yung aking idol na si Boy P. Na talagang, grabe, tinuro ko talaga siya. Sabi ko, pag nakita ko siya dito talaga pa, sabi ko talaga, ay, may starstruck. Ano kaya mararamdaman ko? Yung mga ganong feelings. Nung mga panahong di pa uso ang pag-vlogging. So, ang mga ina-idolize natin, yan, o, diba? Umpak, ang ngiti, tagumpay. Any moment from now, we're going to open the music in our innovator. For those who'd like to have and bring home our Primax cup and shirt. We also would like to invite the following businessmen, business owners to please keep on. Arman and Mitch Motorlog. Hello, Arman and Mitch Motorlog. Paki-ingay, maraming sa mga biyahe ninyo and enjoy ninyo. Pasi na yung mga pagkakita, mga tanawin habang nag-ride.
Thank you po. Mas masarap ang motor kapag nag-adventures na mga motor mas masarap. Ito ko po. Na-try namin pag Philippine look po. Paunti-unti. Kahit niya, sa taon naman pwede sa Philippine. Tapos may isa nga rin dito sa pinuntahan namin is yung gulong kung saan pwede ako makahanap ng gulong para sa aking Bergman na si Maxi kasi medyo mahirap hanapin. So nag-ikot na ako sa Caloocan, wala talaga silang stock. Then nakakita kami sa may Las Piñas lang ng gulong at ang tatak niya is V-Rago. Ang size niya na pinalit sa likuran kong gulong is 120 by 90 by 10. Mas malapad siya compared dun sa ano sa stock na gulong. Pero okay naman. Okay naman yung performance. Okay naman yung kapit niya sa ano sa kalsada. Maganda siya. Kasi ito, mahaba yung pila para dun sa ano. Ewan ko kung ano to. Basta naghulog ako dun sa ano sa parang ano box. Hulugan ng mga ano nito ng raffle ticket. Sa ang haba ng pila, siguro ito yung sa ano, yung may makukuha kang merch from Inside Racing. So, hindi na kami pumila. Tapos, ito yung event ng golf. So, kaya hindi ko pala nakita si ano, si Boy P dun sa ano, sa booth ng Kobe kasi nandito na siya. So, merong mini program si golf na ginanap nung mismong araw din na yun. Tapos nagpa-games sila, ano, si Boy P, si Motor Cad, at si Noisy Potato. Tapos kung nakikita niyo yung nakasalamin, si Sir, na naka-light blue.
feeling ko is isa siya sa mga ano ng Gulf. Hindi ko na alam kung anong position niya. Pero napaka ano, napaka generous. Kasi nung nagpapag-games na si Boy P ng Bring Me, ang unang pinabring me niya is yung 1,000 peso binabago. Eh, meron si Arman nun. So, kinuha ko yung ano, yung lagayan niya. Eh, nakaangpaw yung ano, nakaangpaw yung, ano ba tawag dito? Yung 1 peso bill niya. Nung nagsabi na, bring me 1,000 peso binabago, ayun, binigay ko, inaabot ko yung angpaw. Eh, syempre, may nauna pa, eh, 1,000 talaga yung binigay niya. So, medyo nalungkot ako doon. Then afterwards, sabi ko, man, pengi ako ng 20. Sabi ko, kung may 20 ka ng bago, yung coin, kasi yung akin, nasa alikansya na. So, hindi ako nagdala ng mga ganun. Tapos binigyan niya ako. So, hawak-hawak ko na talaga siya. Sabi ko, alam ko, nararamdaman ko, ito yung next na ipapabili. So, hindi ako nagkamali. Kaya tumitingin-tingin sa akin si sir, kasi nga, hawak-hawak ko na yung 20. So, alam niya na talaga na, ano, na anytime, pag binanggit yun, iaabot ko kaagad. So, wala nang kawala. Eh, kaso, di ako kagad nakita nila Boy P na, ano, nag-abot ng 20 ng time na yan. Pero dahil, syempre, mabait si sir, at alam niya talaga na sa akin yung 20, deserve ko naman daw na, ano, na bigyan ng premium. Binigyan niya ako ng isang 1 liter na, ano, na Gulf oil para sa ano sa motor. Ayun, nakalibre pa ako talaga ng pang ano, pang change oil ha. So talagang alam na talaga na kailangan ko na magpa-change oil. Sa sobrang busy ko ng mga ilang weeks, yun dapat na schedule ko para dun sa pagpapa-change oil, hindi ko na ano, dahil may mga naging ganap ako sa buhay. And ayun, so thank you po dun sa ano, kay sir, na naka-light blue. Ito, yung napanalunan ko na ano, na langis. As ito, ikot-ikot kami, nagtingin-tingin naman siya ng mga riding boots. Medyo expensive. Tsaka, parang hindi pa kasi ready na mag ano, kasi hindi pa kami naka full gear. Pero si Arman, meron na siyang ano, riding jacket. So paunti-unti, kailangan maano namin yung mga ano, pang riding gear. Kasi syempre, for security purposes din yun.
House.